Kabanata 1481. Sumagot si Tim, Punong Ministro. Lahat ito ay salamat kay Ares. Sa wakas ay napansin ng Punong Ministro na narito rin si Ares. Nagtanong siya, Ares, anong ginagawa mo dito? Napangiti si Ares. Lahat ito ay bahagi ng aking plano upang akitin ang kalaban. Ang Punong Ministro ay lumipad sa galit. How dare you do that thing? Ares, si Tim Gunn ang haligi ng suporta para sa ekonomiya. Ang kanyang buhay ay direktang nakakaapekto sa pag-unlad ng Eurasia. At talagang ginamit mo siya bilang pain para lang maakit ang ilang mamamatay tao. Alam mo ba kung ano ang inilalagay mo sa panganib dito? Umiling si Ares. Hindi ko nakikita kung ano ang mali sa ginawa ko. Ang Punong Ministro ay sumigaw. Sisiguraduhin kung isusumbong ka sa kataas-taasang pinuno. Matatapos ka na, Ares. Nagsisimula ka nang mawala ng kontrol. Sumagot si Ares. Prime Minister, you're being unreasonable. At least makinig ka sa sasabihin ko. Una, rihim kong pinoprotektahan si Minister Gunn. Sa isang king-class warrior na nagpoprotekta sa kanya. Hindi kailanman nasa panganib ang kanyang buhay. Pangalawa, mga SSSSS class criminals ito sa Eurasia. Ayon sa batas, kahit na isakripisyo ko si Minister Gunn para patayin sila, hindi ako mahahanap na nagkasala. M. Gulat na tanong ng Punong Ministro. SSSSS class. Sino sila? Nanunuya si Ares. Sa ganang akin, iisa lang ang SSSSS class criminal organization sa Eurasia. Ang Punong Ministro ay sumigaw. Ang mga mamamatay tao ng demonyo. Sila ang mga Demon Slayer. Hay nako, Ares. Daig mo pa ang sarili mo. Halos hindi mapigilan ng Punong Ministro ang kanyang penanabik. Ngunit nabawi niya kaagad ang kanyang katinoan at nagtanong. Ares, sigurado ka bang sila ang mga mamamatay tao ng demonyo? Tumanggo si Ares. Tama iyan. Ang tanging mga tao na maglalakas loob na pumatay sa mga ministro ay ang mga mamamatay tao ng demonyo. Nagtanong ang Punong Ministro, saang bansa sila nang galing? Sagot ni Tim, tiningnan ko ang mga mukha nila. Lahat sila ay mga dayuhan. Ang mga pagdududa ng Punong Ministro ay nawala kaagad. Ang mga Demon Slayers ay mula sa States. Ayon sa naunang ulat, mayroong hindi bababa sa 80-90% posibilidad na sila ang mga Demon Slayers. Ares, ito ay isang malaking tagumpay. Nailigtas mo hindi lamang si Minister Gunn kundi pati na rin ang lahat ng mga pinuno sa Eurasia. Isusumbong ko ito sa Supreme Leader para magantihan kanya. Sagot ni Ares, Sir, I don't need any monetary rewards. Gayunpaman, kakailanganin ko ang ilan sa mga Spirit Stones. Kung maaari, sana ay gagantimpalaan ako ng Spirit Stone sa halip. Tiniyak sa kanya ng Punong Ministro. No worries. Ang iyong mga nagawa ay karapat dapat sa Spirit Stones. I report ko agad ito sa Supreme Leader. Nang marinig ng kataas-taasang pinuno ang balita, siya ay tuwang-tuwa at walang pag-aalinlangan na pumayag sa kahilingan ni Ares. Sa katunayan, nag-ayos siya ng seremonya ng pagpupuri para kay Ares para igawad sa kanya ang Spirit Stone. Nagtanong si Ares, Sir, gusto kong makilala ang tagapag-alaga ng minahan ng Spirit Stone. Ang pinakamalakas sa King Class. Sana ay maipakilala mo kami. Pagkatapos ay makapagpalitan kami ng mga insight at mapagbuti ang aming mga kasanayan. Makakatulong ito hindi lamang sa ating dalawa kundi pati na rin sa Eurasia. Kabanata 1482. Sumang-ayon kaagad ang Punong Ministro. Walang problema. Bukas, iimbitahan ko ang pinakamalakas sa King Class at ipapakilala kita sa kanya. Ang dahilan kung bakit itinago ni Dexter ang kanyang pagkakakilanlan bilang pinakamalakas sa King Class ay para akitin ang mga Demon Slayer. Kaya naman, ngayong nolipol na ang mga mamamatay tao ng demonyo, wala na siyang dahilan para itago pa ang kanyang pagkakakilanlan. Okay lang na ipakilala siya kay Ares. Tuwang-tuwa si Ares dahil hindi niya inaasahan na magiging maayos ang mga pangyayari. Samantala,
Hindi mapalagay si Dexter. Kahit hanggang ngayon, wala pa rin siyang mahanap na bakas ng mga Demon Slayers. Lalong hindi matukoy ang kanilang lokasyon. Ang mga Demon Slayers ay isang malaking banta sa pambansang seguridad. At ang Eurasia ay nasa panganib kung sila ay papayagang mag-amok. Sa isiping iyon, hindi mapakali ni Dexter ang kanyang pag-iisip. Habang siya ay nawawala sa pag-iisip, isang malakas na boses ang tumunog sa pintuan. Dexter, I'm back. Hindi kita bibitawan hanggat hindi tayo nalalasing ngayong gabi. Sinabi mo sa akin na mag-host ka ng isang party para salubungin ako. Boses iyon ng Justice Warrior. Nang makita ni Dexter ang Justice Warrior, laking gulat niya. Ano ang nangyayari? Hindi ba't ang Justice Warrior ay ipinadala ng punong ministro upang protektahan ang mga pinuno ng Eurasia? Ang mga mamamatay tao ng demonyo ay hindi pa nahuhuli. At ang mga pinuno ay nasa panganib pa rin. Paano siya makakabalik sa ganitong oras? Niyakap ng Justice Warrior si Dexter sa isang yakap na oso. Ngunit itinulak siya ng huli at nagtanong. Sino ang nagsabi sa iyong bumalik ka? Sumagot ang Justice Warrior. Ang punong ministro. Siyempre, naguguluhan si Dexter. Ha? Bakit? Hindi ba kailangan mong protektahan ang mga pinuno ng Eurasia? Tumawa ang Justice Warrior. Sinabi sa akin ng punong ministro na ang mga mamamatay tao ng demonyo ay pinatay. At ang krisis ay tapos na. Ano? Natigilan si Dexter. Natural lang na maghinala si Dexter kapag nabigo siyang hanapin ang mga Demon Slayers pagkatapos ng napakatagal na panahon. Umiti si Justice Warrior. Dexter, hindi ako magpapahinga hanggat hindi ko nauubos ang 2 litro ng Alpha Wine ngayon. Inilabas ni Dexter ang kanyang telepono at sinabing, teka lang, tawagan ko ang punong ministro para kumpirmahin ito. Hindi na kailangan. Tawag ng punong ministro mula sa pintuan. Nandito ako, nagtanong si Dexter. Punong ministro, totoo ba ang sinabi ng Justice Warrior? Tawa ng tawa ang punong ministro. Siyempre naman, ngayong naalis na ang mga Demon Slayer. Makakapagpahinga na tayong lahat. Dexter pressed on. Sino ang nag-eliminate sa kanila? At paano? Mangyaring paliwanagan ako, punong ministro. Sumagot ang punong ministro. Oo naman. Pagkatapos ay ikinwento niya kung paano ginamit ni Ares si Team bilang pain para akitin at alisin ang mga Demon Slayers. Nagsalubong ang kilay ni Dexter. Punong ministro, hindi mo ba naisip na may mali sa buong pangyayaring ito? Sigurado ka bang ang mga taong pinatay ay ang mga mamamatay tao ng demonyo? Kumalaklak ang punong ministro. Tiyakin na ang circumstantial evidence ay sumusuporta sa katotohanan na ang mga lalaking pinatay ni Ares ay ang mga Demon Slayers. Kaya walang dapat ipag-alala. But still, Dexter was not convinced and suggested. Sir, I think we should not let our guard down so soon. Una, inayos ko ang 100,000 impormante na magbantay sa mga mamamatay tao ng demonyo sa Athevel. Ngunit wala pang nadiskubreng bakas sa kanila. Ipinapakita nito kung gaano kahusay ang mga Demon Slayers sa pag-iwas sa paghuli. Kaya naman, hindi posibleng mahuli sila ni Ares. Pangalawa, pambata ang plano ni Ares. Mahirap isipin na mahuhulog ang mga Demon Slayers sa bitag na ito. Panghuli, si Director Potter ng Weapons Department ay isang Platinum Archduke Class Warrior. Ang katotohanan na ang mga mamamatay tao ng demonyo ay nagawang patayin siya nang hindi inaalerto ang sinuman ay isang patunay ng kanilang lakas. Bagamat si Ares ay klase ng king, nahihirapan akong paniwalaan na nagawa niyang patayin ang bawat isa sa kanila. Kabanata 1483, tinuwanan lang ito ng punong ministro. Great Marshal, masyado kang nag-aalala, kahit na ang kalaban ay hindi ang mga Demon Slayer. Hindi may kikaila ang katotohanan si Ares ang nagligtas kay Team. Pinag-isipan ito ni Dexter bago muling nagtanong. Tama, iniling ba ni Ares ang espiritong bato bilang gantimpala? Tumango ang punong ministro. Ginawa niya, gayunpaman. Ang kanyang mga nagawa ay karapat dapat na makuha ang Spirit Stone. Ininungkahi ni Dexter. Sir, hindi ba sa tingin mo ay ginawa ito ni Ares para makuha ang Spirit Stone?
Nawala ng masabi ang punong ministro. Mahusay na Marshall, iyon ay isang napakasuklam na paraan ng pag-iisip. Alam kong nagkaroon na kayo ng hindi pagkakasundo noon ni Ares. Pero hindi na kailangang sirhan siya ng ganito. Kung kailangan kong sabihin ng diretso, sasabihin kong nagseselos ka sa kanyang mga nagawa. Binunot ng Justice Warrior ang kanyang espada sa punong ministro at sumigaw. Ano ang sinabi mo? How dare you accuse the great Marshall of acting out of jealousy? Humingi ka ng tawad sa kanya. Kung hindi, papatayin kita. Praktikal na sinamba ng Justice Warrior si Dexter. Kaya hindi niya pinapayagang insultuhan siya ng punong ministro. Ang punong ministro ay nagalit. You little punk! How dare you talk to me like that? Scram! Wala kang karapatang makialam sa usapan natin. Ngunit ang Justice Warrior ay naninindigan tungkol dito at nagbanta. Kaya pinili mo ang kamatayan. Habang itinataas niya ang kanyang espada, nag-utos si Dexter. Hustisya, tumigil ka. Ang Eurasia ay kasalukuyang nasa ilalim ng isang malaking banta. Kung lalaban tayo sa ating sarili, tayo ay maglalaro sa kamay ng kalaban. Takpan mo ang iyong espada. Pinandilata ng Justice Warrior ang punong ministro habang sinasaklab niya ang kanyang espada at dumura. Mas mabuting magpakita ka ng paggalang. O papatayin kita bago ako mapigilan ni Dexter. Naramdaman ng punong ministro na parang siya mismo ang pumatay sa Justice Warrior. F**k ikaw. Ako ang punong ministro. Hindi ako papayag sa barbarian. Gayunpaman, pinigilan niya ang kanyang galit. Pagtitiisan kita para sa kapakanan ng bansa. Uminahon ang punong ministro at nagpatuloy. Mahusay na Marshall. Bukas na ang seremonya ng pagpupuri. Sana ay makapagbigay ka ng 2 spirit stones para igawad kay Ares. Ito ay utos ng Supreme Leader. Nanatiling nagdududa si Dexter at sumagot. Sir, I think we should rethink this. At least, dapat tayong maghintay ng 2 linggo at siguraduhin hindi aktibo ang mga Demon Slayers bago natin bigyan si Ares ng Spirit Stones. Tumawa ng mapait ang punong ministro. Kung ipipilit mo, kailangan mong ilabas ang iyong mga pananaw sa seremonya ng komendasyon bukas. Kung ganoon, aalis na ako. Kasabay nito, umalis ang punong ministro. Inutusan ni Dexter ang Justice Warrior. Hustisya, ipagpatuloy ang pagtingin sa mga taong pinangasiwaan mong protektahan. Ngunit huwag ipaalam sa kanila ang tungkol dito. Justice Warrior scoffed. Dahil ayaw nilang protektahan natin sila. Bakit natin ipagpatuloy ito? Kahit napatayin sila ng mga Demon Slayer. Sila lang ang sisisihin. Umiling si Dexter at pilit na umiti. Pagtiisan mo ito para sa kapakanan ng bansa. Sige, walang ganang sumang-ayon si Justice Warrior. Damn it! Papatayin ko ang mga Demon Slayers dahil sa pag-abala sa ating pagdiriwang. Pagkasabi nun, umalis na si Justice Warrior. Naguguluhan si Dexter. I can only hope na mali ako this time. Kung hindi, kung ang mga pinuno ng Eurasia ay nagpabeya sa kanilang pagbabantay. Tiyak na sila ay papatayin. Sasaktan ng Eurasia. Nang sumunod na araw, ginanap ang seremonya ng pagpupuri sa People's Hall, na nagpapakita ng kahalagahan ng seremonyang ito. Bukod sa mismong Supreme Leader, halos lahat ng pinuno ng bansa ay dumalo. Kabanata 1484, kamakailan lamang, sila ay nabahala sa isyo ng mga mamamatay tao ng demonyo. Ngayong nilipol na sila ni Ares. Nailigtas na niya ang kanilang buhay. Kaya nararapat lang na dumalo sila sa seremonya ng pagpupuri. Pagdating, ipinakilala ni Ares si Julian sa mga pinuno ng bansa. Umaasang mabigyan siya ng daan. Bandang tanghali, dumating ang punong ministro. Malubod siyang tinanggap ni Ares. Punong ministro, inihintay namin ang iyong pagdating. Please, umupo ka na, Ares. Maupo ka na rin. Sagot ng punong ministro, at umupo na silang 2. Diretso sa punto si Ares at nagtanong, Sir, dadalo ba sa seremonya ng commendation ang pinakamalakas sa King Class? Sana maipakilalo mo kami, napasinghap ng mariin ang punong ministro. Dapat ay dadalo siya sa seremonya. Gayunpaman,
Tila hindi niya nais na ilantad ang kanyang pagkakakilanlan sa ngayon. Kailangan kong humingi ng permiso sa kanya bago ako magpakilala sa iyo. Sige, sagot ni Ares na may pagkadismaya. Mangyaring ilagay sa isang magandang salita para sa akin. Kung tutuusin, kung magtutulungan ang malakas, tiyak na magdudulot ito ng pakinabang sa Eurasia. Siyempre, tumango ang punong ministro. Sa sandaling iyon, nasulyapan ni Ares si Dexter. Kakapasok lang niya sa hall. Agad namang naging malamig ang tingin ni Ares. Bumangon siya at sumigaw. Tawakan mo, ngayon ang seremonya ng aking pagpupuri. Hindi ako papayag na dumalo dito ang sinumang hindi autorisadong tauhan. Ipinahiya niya sa publiko si Dexter sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya ng hindi autorisadong tauhan. Umisi si Dexter. Am I unauthorized personnel? Sagot ni Ares. Oo naman. Dahil hindi kita iniimbitahan dito. Wala kang karapatang dumalo sa seremonyang ito. Umisi si Dexter. Paulum. Hold it. Pinigilan ng punong ministro si Dexter. Ginoo. Cruz. Mangyaring manatili. Seryosong sagot ni Dexter. Sir. Ikaw na mismo ang nakakita. Dahil hindi niya ako tinatanggap. Bakit ako mananatili? Para ipahiya ang sarili ko. Ang punong ministro ay halos nagmamakaawa sa kanya. Mr. Cruz. Mangyaring manatili sa aking account. Kuminto si Dexter at sumagot. Well, we'll have to ask Ares about that. Nadismaya si Ares. Ano ang iniisip ng punong ministro? Ako ang bida sa palabas dito. Wala ba akong karapatan na palayasin si Dexter? Bakit kailangan niyang itago siya dito? Ang punong ministro ay nakiusap sa kanya. Ares, mangyaring hayaan siyang manatili sa aking account. Umupo siya sa VIP sitting area. Halos maubo ng dugo si Ares. Mapagbigay na sa akin na patuloyin siya. Pero ngayon gusto mo paupuin ko din siya sa VIP area. Gayunpaman, dahil ginawa ng punong ministro ang kahilingang ito, natubiling sumang-ayon si Ares. Nakahinga ng maluwag ang punong ministro. Maaaring si Ares ang bida sa palabas. Ngunit mas mahalaga ang papel ni Dexter dito sa realidad. Pagkatapos ng lahat, ang mga Spirit Stone ay nasa pag-aari ni Dexter. Maaari niyang piliin na ibigay ang mga ito sa iyo. Ngunit wala kang magagawa kung tumanggi siya. Ang seremonya ng pagpupuri ay opisyal na nagsimula sa tanghali. Umakyat si Ares sa entablado kasama ang punong ministro. Nagumanap bilang host, binasa ng punong ministro ang isang papuri kay Ares at pinuri na siya ang kanilang bayani bago siya binigyan ng titulong tagapagtanggol ng bansa. Isang malakas na palakpakan ang pumutok sa bulwagan. Pagkatapos ay inihayag ng punong ministro. Susunod, bigyan natin ng dalawang espiritong bato si Ares. Ang pinakamalakas sa King Class ay gagawa ng mga karangalan na iharap ang mga ito sa kanya. Kabanata 1485. Inilipat niya ang tingin kay Dexter na may pagmamakaawa. Umaasang kikilos siya ayon sa plano. Natuwa ang buong crowd. Pagkatapos ng lahat, ang pinakamalakas sa King Class ay sa wakas ay maghahayag ng kanyang sarili. Higit pa rito, maghaharap na sana siya ng parangal kay Ares. Iyon ang sukdulang karangalan na matatanggap ng isa. Naramdaman ng lahat na hindi kapani-paniwalang maswerte si Ares. Sinuri ng mga tao ang bulwagan upang hanapin ang pinakamalakas sa King Class. Ngunit sa kanilang pagkabigo, walang bumangon. Tulad ng lahat ay nagdududa. Isang lalaki ang bumangon. Si Dexter Cruz iyon. Tumayo si Dexter Cruz. Sa sandaling ito, isang nakakatakot na kaisipan ang nabuo sa isipan ng lahat. Don't tell me siya ang pinakamalakas sa King Class. Ang mismong ideya ay naglagay kay Ares sa bingit ng pagkasira. At siya ay nanginginig ng hindi mapigilan. Nakumpirma ang kanyang mga pagdududa nang maalala niya kung paano sinubukan ng punong ministro na panatilihin si Dexter dito at pinaupo pa siya sa VIP area. Masama ito, kung si Dexter talaga ang pinakamalakas sa King Class. Hindi ko lang makukuha ang Spirit Stones. Pero baka gawin din niyang buhay na impyerno ang buhay ko sa Eurasia. Nauutal na sabi ni Ares. Dexter Cruz. Ikaw, ipinahayag ni Dexter. Lubos akong tumututol sa paggawad kay Ares. Tanong ni Ares,
Bakit? Paliwanag ni Dexter. Wala kang konkretong ebidensya na magpapatunay na ang mga lalaking pinatay mo ay mga demon slayers. Ang mga tunay na mamamatay tao ng demonyo ay nagtatago pa rin at naghihintay ng pagkakataong mag-atake. Pakiramdam ko, dapat tayong maghintay ng kalahating buwan at siguraduhin hindi sila gumawa ng hakbang bago natin ay award si Ares. Sumulat si Ares. Sa madaling salita, bumangon ka para lang magprotesta. Sumagot si Dexter. Of course. Phew. Nakahinga ng maluwag si Ares. Hindi siya tumayo dahil siya ang pinakamalakas sa King Class kundi dahil gusto niyang magprotesta. Sabi na nga ba, paano ang isang lumpo ang pinakamalakas sa King Class? Ang karamihan ng tao ay tila nagbabahagi ng parehong pag-iisip at natagpuan ang kanilang sariling kawalang hiyaan na katawa-tawa. It was now set in stone that Dexter was disabled. Kung hindi, sa mga krisis na naranasan ng Eurasia, si Dexter ay hindi uupo at walang gagawin. Dumura si Ares. Tama na yan sa iyo. Dexter Cruz, halatang tumututol ka dahil sa selos at inggit. Ginagamit mo lang ang pagkakataong ito para mag-higanti. Naghiyawan din ang ibang mga bisita. Mahusay na Marshall. Napakalayo mo na sa pagkakataong ito. Alam nating lahat na nagkaroon kayo ng alita ni Ares noong nakaraan. Ngunit hindi yun dahilan para sabotahe siya. Tama, bilang mga pinuno, kailangan nating maging patas at hudisyal. Maging si Tim ay nagre-reklamo rin sa mga kinikilos ni Dexter. Nakaramdam si Dexter ng kirot sa kanyang puso. Ginagawa ko ito dahil sa pag-aalala sa inyong lahat at sa Eurasia. Paano mo ako sinisiraan ng ganyan? Nangangatwiran si Dexter. Ito ay isang mahalagang bagay na direktang may kinalaman sa kaligtasan ng Eurasia. Kailangan nating seryosohin ito. Walang masama kung maghintay ng kalahating buwan. Sumigaw si Ares. Tama na. Hindi ikaw ang magdedesisyon dito. Punong ministro. Mangyaring sabihin ang isang bagay. Ang punong ministro ay napunit sa pagitan nila at hinarap si Dexter. Sigurado ka bang gusto mong tumutol dito? Dexter. Kabanata 1486. Umiling si Dexter. Siyempre hindi. I'm simply saying na obserbahan muna natin ang sitwasyon ng kalahating buwan. Sumagot ang punong ministro ng may pagmamakaawa. Sige, kalahating buwan na. Hindi lamang si Dexter ang pinakamalakas sa King Class. Ngunit ang Spirit Stones ay nasa kanya rin. Kaya, kung ayaw niyang ibigay ang mga ito, wala silang ibang magagawa kundi maghintay. Nagprotesta si Ares. Sir, paano mo nakikinig sa kanyang kalokohan? Pinutol siya ng punong ministro at sinabing, tama na, gawin mo lang ang sinasabi ko. Sino man ang tingin ni Ares si Dexter na may pagtataka, kahit na nawala na siya ng lakas sa buhay. Pinagkakaguluhan pa rin ako ng brat na ito. Damn it, inihayag ng punong ministro. Lahat, mangyaring manatiling alerto. Patuloy akong magtatalaga ng mga bodyguard para matiyak ang iyong kaligtasan. Hindi na kailangan yan. Sigaw ng isa sa kanila. Naniniwala kami kay Ares. Napatay na niya ang mga demon slayers. Ligtas na tayo ngayon. Kaya hindi na natin kailangan ng proteksyon. Parami ng parami ang tumutunog. Tama, hindi rin natin kailangan ng proteksyon. Maging si Tim ay nagpahayag na naniniwala siya kay Ares at hindi nangangailangan ng proteksyon. Pinunasan ito ng punong ministro at sumagot. Mabuti, yan lamang para sa araw na ito. Magkikita tayong muli sa kalahating buwan. Naniniwala rin siya na nilipol ni Ares ang mga mamamatay tao ng demonyo. Kaya hindi niya nakita na kailangan pang magtalaga ng mga bodyguard. Habang nagkakalat ang mga tao, galit na hinanap ni Ares ang pinakamalakas sa King Class. Sa kanyang pagkadismaya, kilala niya ang lahat ng naruroon. Darn! Siguradong nagalit si Dexter sa pinakamalakas sa King Class. Kaya matagal na siyang umalis. Damn it! Lumapit siya kay Dexter at naikuyom ang mga kamao. Cruz! Sisiguraduhin kong aayusin ko ang score sa iyo. Tapos ka na! Sinaman din ang tingin ni Dexter si Ares. Kapag nalaman kong umupa ka ng isang tao para kumilos bilang mga demon slayers para makuha ang Spirit Stone, papatayin kita.
Nakonsensya si Ares. Matalas ang lalaking ito. Nahulaan niya ang totoo. Gayunpaman, inilagay niya sa isang kalmado na harapan at ipinahayag. Nagseselos ka lang. Hindi ako mapakali sa iyo. Magkita-kita tayo sa loob ng 15 araw. Julian, alis na tayo. Pagkasabi nun, tumakbo si Ares. Nang madaanan ni Julian si Dexter. Nagmura siya. Dexter, I'll get you for this. Pagsisisihan mo ito. Tapos umalis na din si Julian. Habang pinagmamasdan ni Dexter ang malayong anyo ni Julian. Natigilan siya. Nararamdaman niya ang isang espesyal na uri ng enerhiya kay Julian. Ito ang pasimula sa enerhiya ng King Class. Nagawa talaga ni Julian na ibalik ang kanyang lakas. Sa katunayan, malapit na rin siyang makamit ang King Class. Ang kailangan lang niya ay isang Spirit Stone. Sa wakas ay naunawaan ni Dexter kung bakit si Ares ay gumugol ng labis na pagsisikap sa pagsisikap na makakuha ng isang espiritong bato. Gusto niyang tulungan si Julian na makamit ang King Class. Karaniwan, magiging maganda para sa Eurasia na magkaroon ng isa pang King Class Warrior. Ngunit si Julian ay isang ipinanganak na rebelde. Kung makakamit niya ang ranggo ng King Class, hindi lamang ito makikinabang sa Eurasia. Ngunit maaari pa itong magbanta sa kaligtasan ng bansa. Pagkatapos ng pagsasaalang-alang, mas nagpa siya si Dexter na huwag bigyan sila ng espiritong bato. Samantala, bumalik si Ares at Julian sa kanilang sasakyan. Nasa likod ng manibela si Julian. Kabanata 1487. Nag-aalalang tanong niya, Sir, ano po ang dapat nating gawin? Kung talagang mag-aalsa ang grupo ng demonyo sa loob ng 15 araw na ito. Hindi ba tayo mahuhulog sa bitag? Napabuntong hininga si Ares. Wala rin akong ideya. Ang Diyos lamang ang makapagliligtas sa atin ngayon. Damn that Dexter Cruz. Paulit-ulit niyang binaygo ang mga plano namin. Kaya lang, dapat na siyang pugutan ng ulo. Sumang-ayon kaagad si Julian Thistleton. I completely agree, sir. Kumanap ka kaagad ng pagkakataon para maalis ang Dexter na iyon. Sa ganitong paraan, nang walang anumang pagsalungat, mabilis nating makukuha ang espiritong bato. Umiling si Ares. Sa ngayon, hindi matutupad ang planong ito. Hindi bababasa, hindi sa loob ng 15 araw na ito. Sa ngayon, alam ng publiko na si Dexter ay walang pakundangan na pumili ng away sa panahon ng ritual at ngayon ay sumasalungat sa amin. Kung mamamatay si Dexter, magiging pangunahing sospek tayo. Pagkatapos nitong 15 araw, kukunin natin ang espiritong bato. Pagkatapos ay papatayin si Dexter. Sa oras na iyon, sino ang nagmamalasakit kung napagtanto nila na kami ang mga pumatay sa kanya? Talagang napakawalang kapangyarihan ng Eurasia para kalabanan ang dalawang mandirigma ng King Class. Puno ng penanibik ang mukha ni Julian. Inaasam-asam niya ang araw na maaari siyang maging isang mandirigma ng King Class. Sa kabilang banda, nakarating lang si Dexter sa kanyang mga tirahan ng mapagtanto niyang parehong nasa tirahan ng Justice Warrior at Mr. Collins. Pareho silang naglalaro ng baraha. Nang matano nila si Dexter ay agad nila itong binati. Dexter, makipaglaro ka sa amin. Tinatrato ni Loser ang lahat sa isang pagkain. Malungkot na sabi ni Dexter. Sino ang nagpapasok sa inyong dalawa? Inutusan ko kayong dalawa na protektahan ang mga top drawer tycoon. Kung may nangyaring mali habang naglalaro kayo, kaya ba ninyong dalawa ang mga kahihinatnen? Sumagot si Mr. Collins. Huwag mo kaming sisihin. Mabilis kaming pinaalis ng mga kliyente. Na sinasabing ligtas sila at hindi nangangailangan ng aming proteksyon. Justice Warrior also chimed in. Dexter, nasaksihan ko lahat ng nangyari sa ritual ni Ares. Dahil tinanggihan nila ang ating proteksyon. Bakit tayo dapat kumapit sa kanila ng walang kahihiyan? Maghintay lamang hanggang sila ay mapatay ng mga mamamatay tao ng demonyo. Maaari silang magsisi sa impyerno kung gayon. Napabuntong hininga si Dexter. Hindi mo hahayaang kulayan ng emosyon mo ang mga desisyon mo pagdating sa mga ganoong importanteng bagay. Ang mga taong iyon ay hindi mga mandirigma. Kaya ang kanilang kamangmangan tungkol sa larangang ito ay madedahilan. Tayo ay mga mandirigma.
Hindi natin dapat ibaba ang ating sarili sa kanilang antas. Sa ngayon, ang pinakamahalagang bagay ay ang kaligtasan ng Eurasia. Sumagot si Justice Warrior. Kahit na, hindi ko pa rin matitiis ang insultong ito. Sige, kinawayan ito ni Dexter. Nagdesisyon na ako, kaya huwag na nating pag-usapan pa. Kayong dalawa ay kailangang pawiin ang iyong galit sa loob ng ilang araw. Kapag nahayag na ang katotohanan, ihingi ako ng personal na paghingi ng tawad mula sa kanila sa iyo. Gayunpaman, kung hindi mo kayang tiisin ang kahit kaititing na insulto, hindi ka karapat-dapat na tawaging isang kagalang-galang na mandirigma. Sige, si Mr. Collins at Justice Warrior ay tumango bilang pagsang-ayon. Patuloy ni Dexter, Mr. Collins, ihatid ang mga utos na ito sa Alpha Suicide Squad. Magpadala ng mga sundalo para lihim na bantayan ang mga pangunahing pinuno ng Eurasia. Ang mga Demon Slayers ay tiyak na makakatanggap ng balita tungkol sa kanilang kawalan ng depensa sa ngayon. Kaya't hindi magtatagal bago sila maghahabol sa pag-atake. Naiintindihan. Agad na sinunod ni Mr. Collins ang nasabing mga utos. Hindi umimik kahit isang sandali si Dexter. Kagad siyang nagpadala ng ilang mga undercover na especially iyan na inatas ang mag-imbestiga sa mga landas ng mga mamamatay tao ng demonyo. Sinabi sa kanya ng kanyang panganim na sentido na ang mga mamamatay tao ng demonyo ay hindi talaga nollipole ngunit nakayuko ng may panganib sa ilang sulok ng Eurasia. Sa Eurasia ay ang Consulado General ng Estados Unidos. Sa loob ng lihim na silid sa ilalim ng lupa ng Consulado General ay may 10 figure na nakabalabal ng itim. Sabay silang nagyakapan at nagsalita. Patahimak na mga bulong. Tila nasa isang lihim na pagpupulong. Ang grupong ito ng mga tao ay ang pinakapinaghahanap ng mga takas ng Eurasia. Ang mga mamamatay tao ng demonyo. Kabanata 1488. Karaniwan silang nakahiga sa nakahiwalay na silid sa ilalim ng lupa. Bukod sa pagsasagawa ng mga misyon, hindi na sila lumabas ng silid. Sa kanilang bunker ay isang kasaganaan ng mga kalakal. Sapat upang suportahan sila sa loob ng isang buong taon. Kaya naman, hanggang ngayon, hindi natunto ng Eurasia ang mga kriminal. Ang pinuno ng tropa na ito ay isang matandang lalaki. Ang kanyang mukha ay kalahating lihim na may maskara ng demonyo. Tinawag siya ng kanyang mga kampan bilang pinuno ng mga mamamatay tao ng demonyo. Hindi lamang dahil palagi siyang nagkukunwari ng maskara ng demonyo, kundi dahil mayroon siyang pambihirang lakas ng isang demonyo. Hanggang ngayon, hindi pa rin sigurado ang kanyang mga miyembro ng squad kung saan nakalagay ang limitasyon ng kanyang lakas. O kung mayroon man siya. Sa tuwing ipinapalagay nila na ang kanilang pinuno ay nagpakita ng kanyang pinakamataas na kapangyarihan, ipapakita niya ang mga kapangyarihan na lumampas sa lahat ng limitasyon, na binubura ang kanilang mga preconceptions. Ang leader of the Demon Slayers ay tumahimik bago ipahayag sa malalim na boses. Nakatanggap lang ako ng ilang balita mula sa isang mapagkakatiwalaang source. Sa kasalukuyan, naniniwala ang mga tao sa Eurasia na lahat tayo ay pinatay ni Ares. Nangangahulugan ito na ang mga ito ay nasa kanilang pinakamaluwag sa ngayon, na nagbibigay sa amin ng pinakaangkop na pagkakataong mag-alis. Ang tugon ng mga miyembro ng squad ay bumuhos ng magulo. Sa maasang ayon, susunod kami sa iyong mga utos ng walang pag-aalinlangan. Iminumungkahi ko na magsimula tayo bukas. Namamatay akong puksay ng mga baboy na iyon minsan at para sa lahat. Sige, dahil walang hindi sa maasang ayon, magsisimula na tayo bukas. Nagpa siya ang pinuno ng mga mamamatay tao ng demonyo. Sandali, biglang nagsalita ang isang miyembro. Pinuno, sa palagay ko mas mabuti kung maghintay tayo ng ilang araw bago umatake. Bakit kaya? Lahat ay nakatingin sa kanya na may pagtataka. Pagpapatuloy niya, hindi ganap na totoo na sabihin na lahat ng tao sa Eurasia ay naniniwalang patay na tayo. Si Dexter Cruz, para sa isa, ay kainahinala pa rin sa ating pag-iral. Bagamat maaaring mawala ng kakayahan ang kapangyarihan ni Dexter, nasa ilalim pa rin niya ng kontrol ang mabigat na Alpha Suicide Squad. Sa tingin ko, uutusan ni Dexter ang Alpha Suicide Squad na bantayan ang mga pangunahing tauhan ng Eurasia.
Ininungungkay kong umatake tayo pagkatapos ng 15 araw. Sa oras na iyon, maninipis na ang pasensya ni Dexter. At sa wakas ay aaminin niyang pinatay na kami ni Ares. Pagkatapos, sa wakas ay ibababa niya ang kanyang mga panlaban. Pagkatapos mag-isip sandali, tumanggo ang pinuno ng mga mamamatay tao ng demonyo bilang pagsang-ayon. Oo, matino ang sinabi mo. Sige, aatake tayo pagkatapos ng 15 araw. Ang pangalawang Dexter ay nagpapababa ng kanyang mga depensa. Ang aming pagkakataon na magtagumpay ay tiyak na tataas ng gusto. Mabilis na lumipas ang oras. Sa isang kisap mata, 15 araw na ang lumipas. Sa kabila ng may sensinang pagsisikap ni Dexter na matuntan ang mga mamamatay tao ng demonyo, hindi sila nagtagumpay. Dahil dito, nahulog si Dexter sa gulf ng pagdududa sa sarili. Nagsimula siyang maghinala na ang mga mamamatay tao ng demonyo ay, sa katunayan, ay pinatay ni Ares. Isang umaga, walang humpay na tumunog ang telepono ni Dexter. Ang unang tawag ay mula sa punong ministro. Sinabi ng punong ministro, Dakilang Marshall, ang 15 araw ay tapos na at ang mga mamamatay tao ng demonyo ay wala nang mahahanap. Naniniwala akong sapat na itong patunay na ang mga lalaking pinatay ni Ares ay ang mga Demon Slayers. Handa ka bang ibigay sa amin ang Spirit Stone para igawad kay Ares ngayon? Napabuntong hininga si Dexter at sumagot. Iyon ay hindi pa rin verify. Gayunpaman, nangako akong iaalay ang espiritong bato pagkatapos ng 15 araw. At tutuperin ko ang aking salita. Mabuti, tinapos ng punong ministro ang tawag. Nakangiti, may bahid ng panunuya ang kanyang ngiti. Nang ibaba na ng punong ministro ang telepono, tumatawag din si Ares. Dexter Cruz, bilang napatunayan ang katotohanan, mayroon ka, maling akusasyon sa akin. Kung muli mong hahadlangan ang ritual, hindi mo magugustuhan ang susunod na mangyayari. Na ipinangako ko sa iyo. Malamig na tumawa si Dexter. Hindi pa tapos ngayon. Hindi ako magiging mabilis na husgahan ang nanalo o natalo. Gayunpaman, kung hindi lilito ang kalaban bago magbukang liwayway, hindi na kita kakalabanin. You better. Umisi si Ares. Kung hindi, kahit ang punong ministro ay hindi makakapagligtas sa iyo. Kabanata 1489. Hindi nagtagal ay dumating muli ang tawag ng Justice Warrior. Dexter, wala pang aksyon ang mga Demon Slayers. Kung titingnan ang kasalukuyang sitwasyon, kahit hindi pa sila napatay, dapat ay umalis na sila ng bansa. Dapat ba tayong umatras din? Utos ni Dexter, No, we shall stay behind to keep guard. Ang mga huling sandali ng misyong ito ay nalalapit na. Kung mayroon man, dapat tayong maging mas maingat. Who knows? Baka hinihintay na lang tayo ng mga kalaban natin na gumawa ng hakbang para makapag-strategize sila. Sige, walang choice ang Justice Warrior kundi sundin ang utos ni Dexter. Ngayon, ibibigay ng punong ministro ang kanyang kapangyarihan kay Ares sa isang seremonya. Gayunpaman, hindi ito mangyayari hanggang sa paglubog ng araw. Dahil makukuha lamang ni Dexter ang Spirit Stone pagkalipas ng hating gabi. Maya-maya, gabi na. Ang lahat ng mga pinuno ng bansa ay umalis upang dumalo sa seremonya. Nilipol ni Ares ang mga mamamatay tao ng demonyo at iniligtas ang kanilang mga buhay. Kaya naisip nila na nararapat lamang na pasayahin nila siya ng personal. Siniguro ng punong ministro na umalis ng maaga sa kanyang bahay. Siya kasi ang chairman ng event kaya hindi siya posibleng ma-late. Nang makarating siya sa bulwagan kung saan gaganapin ang seremonya, napansin niyang wala pang bisitang dumarating. Kaunti lang ang mga katulong sa venue. Lahat sila ay abala sa pag-aayos ng lugar para sa seremonya mamaya. Dahil maaga pa, nagtungo ang punong ministro sa kanyang itinalagang resting room. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkatapos niyang ay sobsob ang kanyang katawan sa welcome ang couch. May kumatok sa pinto. Sino ito? Tanong ng matandang punong ministro. Ginoo. Ministro, narito ako upang ipaalam sa iyo ang schedule. Sagot ng katulong sa pintuan. Pasok, tugon ng punong ministro. Umasok ang batang lingkod at naghatid ng isang form sa punong ministro.
Isinuot ng punong ministro ang kanyang salamin sa pagbabasa at nagsimulang mag-scan sa dokumento. Sinigurado niyang wala itong problema at ibabalik na sana niya ang form sa katulong ng mapagtanto niyang siya lang ang tao sa silid. Matagal nang wala ang katulong na nagdala ng form sa kanya kanina lang. Bigla siyang nakaramdam ng malamig na simoy ng hangin mula sa likuran. Naramdaman agad ng punong ministro na may mali sa silid. Agad siyang tumingkayad at likas na tumalon pasulong. Bago pa man siya makalapag. Isang punya lang lumipad sa itaas ng kanyang ulo at ginupit ang ilang hibla ng kanyang buhok. Kalahating pulgada na lang ang layo nito sa kanyang anit. Kung kalahating bit lang ang naging reaksyon niya. Baka hindi pa buo ang ulo niya ngayon. Ang punong ministro, na ngayon ay 3 metro mula sa kanyang orihinal na posisyon, ay lumingon upang tingnan ang kanyang umaatake. Natulala siya sa kanyang nakita. Ang batang alipin ay hindi na matagpuan. Sa halip, pinalitan siya ng isang mamamatay tao na may nakapinta na maskara. Mula sa pattern ng maskara, ipinalagay ng punong ministro na ang asasin ay mula sa Estados Unidos. Ang asasin ay may hawak na nakamamatay na punyal sa kanyang kaliwang kamay. Habang ang isang maskara na gawa sa balat ng tao ay nakalawit sa kanyang kanang kamay. Pinaningkita ng punong ministro ang maskara sa kanyang kamay. Mukha pala ng katulong niya. Ngayon lang nakita, ang unang reaksyon ng punong ministro ay tumakbo. Gayunpaman, nang sprint na sana siya patungo sa pintuan ng silid. Biglang bumukas ang pinto. 2 katulong. Isang lalaki at isang babae. Ang pumasok at hamarang sa pasukan mula sa loob. Walang alinlangan na ang 2 iyon ay kasabwat ang mamamatay tao sa pininturahan na maskara. Nagsisimula ng magpanik ang punong ministro. Kung ang mga taong ito ay nagawang dumaan sa lahat ng mga hakbang sa seguridad at makihalubilo sa mga tagapaglingkod. Dapat silang mga bihasang mamamatay tao. Natitiyak ng punong ministro na ang kubyerta ay nakasalansan laban sa kanya kung lalabanan niya sila. Sa harap ng mga outlander na ito, kinatawan niya ang Eurasia kaya pinilit niyang ilagay sa isang mahinahon at matatag na harapan. Pagkatapos ng lahat, paano sasabihin ng mga tao ang kanyang bansa kung alam nila na ang pinuno nito ay hindi maaaring manatili sa oras ng panganib? Tinitigan ng punong ministro ang 2 utusan na kakapasok lang sa silid. Utos niya, tanggalin ninyo ang inyong mga maskara. Kayong 2, magkakilala tayo sa sarili nating balat. Malabo nang umiti ang 2 sa mga katulong at tinanggal ang kanilang mga maskara na gawa sa balat ng tao. Kaagad, napagtanto ng punong ministro na ang 2 mamamatay tao ay mula rin sa Estados Unidos. Nang makita niya ang mga mukha ng mga ito, bumilis ang tibok ng kanyang puso habang ang hindi kilalang takot ay tumama sa kanya. Tinanong sila ng punong ministro, saan galing kayong 3? Ano ang iyong pakay? Ang lalaking nakapainted na maskara ay tumawa. Mr. Ministro, alam mo ba, naiinis ako sa ugali mo. Nataranta ang punong ministro, bakit ka ba naiinis sa ugali ko? Sumagot ang lalaki, alam mo na nakatutok ang aming mga mata sa iyo ngunit hindi mo pa rin inayos na magkaroon ng mas maraming bodyguard sa tabi mo. Mababa mo ba ang tingin mo sa amin? Kabanata 1490. Ano? Nagsimulang manginig ang punong ministro. Kay kayo ang mga demon slayer. Tumawa ang pinuno at sumagot. Tama ka, pero naiisip ko. Naramdaman agad ng punong ministro na gumaan ang kanyang ulo. Buhay pa ang mga demon slayers. Lumalabas na si Dexter Cruz ay tama sa lahat. Lahat ng mga pinuno ng Eurasia. Kasama ang aking sarili. Ay nagkamali. Pakiramdam ng punong ministro ay tumanda pa siya ng 1 taon nang tinamaan siya ng matinding panghihinayang at pagpuna sa sarili. Bigla na lang parang may ibang naisip ang punong ministro. Nagsimulang kumulo ang kanyang dugo. Maingat na tinanong niya ang 3 sa kanila. Kaya kayong 3 lang ang nasa Demon Slayers. M. Sa tingin mo maaari kang gumawa ng kalituhan sa Eurasia sa 3 tao lang? How delusional. Kumalaklak sa panunuya ang pinuno ng trio. Sino bang may sabing tayong 3 lang? Paumanhin na binaygo kita, ngunit mayroon kaming 20 miyembro sa kabuuan. Ang iba ay abala lamang sa kanilang sariling mga misyon sa ngayon. Sa isang iglap, sumilay ang takot sa mukha ng punong ministro.
ang natitira ay abala sa kanilang sariling mga misyon. Nangangahulugan ba ito na papatayin nila ang iba pang mga pinuno ng Eurasia? Madaling mapatalsik ang gobyerno at mauuwi sa perilisas ang bansa kahit sampu lang ang mga pinuno nito ang ibagsak. Lalo pa silang lahat, ang Eurasia ay patungo sa isang apocalypse. Sa umpisa pa lang, ang reaksyon ng punong ministro ay kinuha ang kanyang telepono at ipaalam sa Secret Service upang protektahan ang iba pang mga pinuno. Gayunpaman, ang mga mamamatay tao ng demonyo ay hindi gaanong mabait upang bigyan siya ng pagkakataong gawin iyon. Sa utos ng kanilang pinuno, lahat ng 3 mamamatay tao ng demonyo sa silid ay sisingilan patungo sa punong ministro. Sumiklab ang karahasan sa silid. Sa eksaktong sandaling iyon, lalabas na si Tim Gunn sa kanyang bahay para sa seremonya. Ang kanyang driver na si Arnold ay nagtanong sa kanyang amo, "Mr. Gunn, umiling ako ng proteksyon sa antas ng SSS at ito ay naaprubahan. Gusto mo bang i-activate ito ngayon?" Tinawanan ni Tim Gunn ang kanyang kamay. "No, ayos lang. Hindi na kailangang mag-aksaya ng pera ng mga nagbabayad ng buwis dito. Ang proteksyon sa antas S ay dapat sapat para sa aming kasalukuyang paglalakbay. Maliban sa mga mamamatay tao ng demonyo, walang sino man ang makakalapit na saktan tayo. Sa palagay ko, igit pa sa sapat ang level S." Naniwala si Arnold sa bawat sinabi ng kanyang amo. "Iyan ay may katuturan. Okay. Pagkatapos ay aayusin ko ang proteksyon ng level S." Pagkatapos ay umalis na silang dalawa. Nanawagan ang proteksyon ng level S para sa 3 nangungunang bodyguard na manguna sa harap ng kotse ni Tim. Habang si Tim ay ginugol ang buong araw sa pagharap sa mga opisyal na bagay at pagod na pagod. Siya ay nakatulog sa upuan sa likod, hindi nagtagal matapos ang sasakyan ay umalis. Biglang may kumatok mula sa labas. Nagising si Tim sa nakakabinging ingay. Napakalakas ng alon na dulot ng pagsabog sa labas ng sasakyan kaya nahihilo siya. Iminulat niya ang kanyang mga mata at nakita niya ang mundo sa paligid niya. "Anong problema?" bulalas ni Tim. Napalingon si Arnold. Sa sobrang takot ni Tim, may lumabas na dugo sa mata, butas ng ilong, at bibig ni Arnold. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng papel habang nakanganga siya sa sobrang takot. "Sir!" Sumabog ang sasakyan sa harap. "Ano?" Hindi sinasadyang ng inag ang katawan ni Tim habang nakatingin sa harapan. Ang sasakyang minamaneho ng mga bodyguard ay naglaho sa manipis na hangin. Kung saan dapat naroon ang kanilang sasakyan, may nabuong butas na may lalim na 2 metro at nasunog ang paligid. Ito ay hindi mapag-aalinlangana na isang malaking pagsabog ang naganap ilang sandali ang nakalipas. Boom! Isang sasakyan ang bumaba mula sa langit at dumaong sa malaking butas. Agad itong nagliyab at nasunog ang mga labi. Kotse ng bodyguards yon. Crap! Ito ay isang ambush. Isang nakakabinging ubong ang umalingaungaw sa ulo ni Tim. Gayunpaman, nakuha niya ang kanyang sentido sa loob ng ilang segundo. Sigaw niya kay Arnold. "Arnold, bilisan mo ay reverse mo ang sasakyan. Kailangan na nating tumakbo." "Sige." Nagsimulang tumalikod si Arnold. Gayunpaman, bago pa makagalaw ang sasakyan, isang matipunong braso ang sumuntok sa bulletproof na bintana at kumapit sa leeg ni Arnold. Wala pang oras na makapag-react si Tim nang bigla na lang pamitik ang lalaki sa leeg ni Arnold.